11 verse 9, Ecclesiastes. Rejoice, young man, magbunyi ka sa iyong kalakasan, sa iyong pagkabinata. Kaya mong i-encourage ka ng iyong puso habang ikaw ay may kalakasan sa iyong pagkabinata. Lumakad ka sa paraan na gusto ng iyong puso. Kung ano yung gusto ng puso mo, gawin mo. Kung ano yung nakikita ng mata mo, kunin mo. Pero tandaan mo, lahat ng mga bagay na to ay maghahatid sa iyo sa paghahatol. Hindi ka makakaiwas kahit anong pumiglas mo. Main idea natin ay ang bawat ginagawa natin dito sa mundong ito ay may eternal consequences. Panandali ang aliw, walang hanggang kamatayan. Panandali ang paghihirap, walang hanggang kapahingahan. Lahat ng tao, lalo na yung mga malalakas pa, okay, hindi pa kasi nila nakikita na malakas pa ako, ba't ako mag-aalala? Maglabas sila ng gate, sasagasaan sila ng truck. Kailangan natin mabuhay sa katotohanan ito. Na anytime, kahit sa kalakasan natin, pagsara ng mata natin, pagdilat natin, biglang nasa harapan na tayo ng judgment seat ng Diyos. Anytime. Sabi nga, tingin mo, nakakatakot na nga mabuti ang Diyos. Ha? Unawain mo to. Mas nakakatakot pa yung sinabi ng Panginoon. Dadating ako sa araw na hindi mo ako inaasahan. Kung kailan nag-enjoy ka. Kung kailan hindi mo in-expect. Siya kakita pupuntahan. Kung talagang matigas ang ulo mo. Dadating ako sa araw, sa panahon, sa oras, kung saan ang saya-saya mo. Siya kakita puputulin. God will bring every, hindi some, every deed into judgment. Every secret thing, mabuti man o masama. Sino magdadala daw sa judgment? Tao? Yung tao umiiwas sa judgment. Pero pag ang Diyos na nagdala sa iyo, hindi ka makakaiwas. Hindi ka makakaiwas. Kamangmangan ang sinasabi mong hindi ka mananagot. Kung ang kamatayan ay sigurado, ang paghahatol ay sigurado. Sigurado ba ang kamatayan? Yes. Sigurado ang paghahatol? Yes. Yung impyerno ginawa para kay Satanas at sa kanyang mga alipores. Pero bakit pati yung mga tao itatapon doon? Kasi lahat ng taong hiwalay sa Diyos ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kalaban ng Diyos. Yung kanyang paghahatol nitong nakaupo dito sa tronong to na hindi matingnan sa liwanag, kaya niyang tumingin sa araw sa katanghaling tapat? Kung hindi niyo kaya tumingin sa araw sa katanghaling tapat, isipin niyo kung paano kayo makakatingin sa muka nung gumawa sa araw. Effortless yung kanyang pagpataw ng hustisya at hatol. Ito yung pinaka-momentous and decisive event sa pinaka sa kasaysayan ng lahat ng tao. Hahatol siya sa araw na yon nang wala man lang kahirap-hirap. Yung kabutihan ng Diyos ay comfort lamang para sa mga banal. Yung pag-ibig ng Diyos ay isang katotohanan para lang sa mga anak ng Diyos. Hindi para sa lahat ng tao. Kasi hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Maraming taong lantaran nagsasabing ayoko sa Diyos. Ang hirap ng buhay ko eh. Kasi sinusukat nila yung realidad ng Diyos, masis experience nila. Pero pag binigay naman ng Diyos yung mabuting buhay sa kanila, mananatili pa rin silang walang Diyos. Hindi lahat ng mayaman ay tumatakbo sa Diyos. Para sabihin ng isang taong naghihirap na hindi ako lalapit sa Diyos dahil ayoko maniwala may Diyos dahil nahihirapan ako sa buhay ko, hindi rin siya lalapit sa Diyos kahit guminhawa yung buhay niya. Dahil hindi yung yaman na nagpapalapit sa tao sa Diyos, kundi yung kababaang loob. Yung pag-amin na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Ang tao makakatayo sa Diyos ay yung taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
Ang taong tatayo sa harapan ng Diyos ay yung taong mahina sa mundong ito. Yung taong tinatalikdan yung buhay niya alang-alang sa Diyos. Ang katumbas ng halaga ng kaharian ng Diyos is yung lahat ng iyong buhay. Kingdom of God is worth everything you have in life to possess it. Sabi nga ng Panginoon, if you lose your life for my sake and the gospel, you will find it. Pero kung mas mahal mo ang kahit anong bagay dito sa mundo, kahit iyong magulang, iyong anak, iyong trabaho, iyong katawan, iyong kalusugan, iyong pamilya, iyong buhay, pag mas mahal mo to nang higit sa akin, wala tayong pag-uusapan. Hindi ang Diyos ang magmamakaawa sa atin. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Yung taong mayabang, para siyang isang ganito, isipin nyo, lalakad kayo sa, kunyari sa Muzon, may nakasalubong kayong pulube. Gusgusin, napakadumi, nakaapak, kadiri. Tapos, sa sobrang awa nyo, binala nyo siya ng 3 lechong manok. Tapos, binigyan nyo pa ng 5,000. Tapos, kinuha nyo yung bag nyo, binigay nyo sa kanya yung 5 palit ng damit nyo. T-shirt, jacket, pants, sapatos nyo, hinubad nyo, binigay nyo sa kanya. Binigyan nyo siyang pagkain, binigyan siyang inumin, binigyan siyang pera, binigyan siyang damit. Lumakad si Pulube, pagkalampas niya sa'yo, paglingaw mo sa kanya, nakita mo, sumisigaw siya. Magyayabang. Tignan nyo to, oh, meron ako nito. May ganyan kayo. May damit kayo? May damit kayo? May pagkain kayo? Wala kayo niyan. May 5,000 kayo? Wala kayo niyan. Nagyayabang siya. Anong tingin niya dito sa pulubin to? Ungrateful? Mayabang? Pero lumabas yung totoong kulay niya. Isipin niyo yung Diyos at kayo. Kayo yung pulubi. Yung Diyos ng magandang loob sa'yo. Binigyan ka ng kabutihan. Binigyan ka ng hininga araw-araw. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng tama. Pinakilala niya yung sarili niya sa'yo. Binigay niya yung katotohanan niya sa'yo. Binibigyan ka niya ng kapangyarihan, makakain, walang problema, nakakalunok ka, wala kang sakit nararamdaman, nakakainom ka, nakakalakad ka, kompleto yung paa mo, kompleto yung daliri mo, nakakahinga ka, tumitibok puso mo na hindi sumasakit dibdib mo. Nakakakita ka, nakakarinig ka, nakakaramdam ka. Nakakita ka ng araw, nakakita ka ng sunset, nakakita ka ng pagtaas ng araw. Nayayakap mo yung mga mahal mo sa buhay. And yet, nagyayabang ka na sa'yo lahat yon. Para kang yung pulube. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya isipin natin to. Itong araw na to. Kaya ikaw ay mayaman, mahirap, aral, engot, may alam sa Bible, walang alam sa Bible, doesn't matter. Lahat ng daan ay magkikita-kita sa harapan ng trono ng Diyos kung saan hahatulan niya ang lahat. At walang makaiwas. Hindi ka pwede umatras. Yung mga araw natin ay parang bangin na napakatarik. Pahulog ka talaga. At wala kang ibang direksyon. Kaya bago ka pa lumagpak sa ilalim, dumating sa trono na yan, makakabuti para sa iyo ang magpakumbaba. At kung hindi mo pa rin makita yung rason bakit kailangan mo magpakumbaba, napaalala ko sa iyo, hindi ka makakaiwas sa kamatayan. Kaya namamatay ang tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. At walang makasalan na makakatayo sa harapan ng Diyos. Bakit mo aakalain makakatakas ka? Si Kristo lang ang tanging daan. Ako ang pintuan, sabi niya. Sino mang dadaan sa akin, makakakita ng kapahingahan. Kapahingahan. Di ba yan ang hinahanap ng karamihan tao? Ang hinahanap ng tao kasi pera, solusyon sa problema, hindi yun eh. Yung pinakamahirap hanapin sa mundong ito is kapayapaan. Yung problema parte ng buhay yan.
Pero lahat ng tao na walang Diyos dumadaan sa kahirapan nang may takot. Pero yung mga anak ng Diyos, pinapadaan ng Diyos sa kahirapan nang kasama siya. Dahil yun ang pangako niya. Hindi niya pinangakong mawawalan ka ng problema, anak, sabi niya. Pero pinapangako ko sa iyo, kasama mo ako hanggang huli.